Sa magnet, opposite poles attract. So yung North Pole na-attract yung sa South Pole, pero sa mga tao, as ugali ng tao, yung kabaligtaran ang totoo doon. Yung like poles attract. Bad things attract badness. Good things attract goodness. Kaya ang tanong natin sa buhay natin, what do you attract? Ano po ba ang namamagnet natin sa buhay natin? Ano yung naaakit natin na dumating sa ating buhay? At yan ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon. Don't attract bad things. Huwag mang-akit ng mga bagay na masasama at hindi makabubuti sa iyong buhay. Salamat po Diyos sa another day of life. Salamat dahil binibigyan niyo kami ng kalakasan, ng kakayanan na tamasahin ang magagandang bagay sa buhay, maging kakayanan para pasanin ang mga pagsubok, ang mga panandaliang hirap ng buhay. Salamat Panginoon dahil sa runong na binibigyan niyo at dinadagdag at lalo namin kayong nakikilala at natututo kami kung paano mas mabuhay ng maayos. Sa pagtitipo namin, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan at gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap na inyong pagpapala. Not because we are worthy, but because you forgive us, but because you cleanse us. Ano man, Panginoon, ang mga agam-agam, ang mga alalahanin, pinoproblema, mga fears ng bawat isa, alisin niyo po ito sa aming puso, palitan niyo po ng kapayapaan, nais naming magbigay sa inyo ng pansin, ng atensyon, and we ask you, Lord, to bless us with your words. Lead us unto peace, unto wisdom, unto greater knowledge of you. At nawa, Panginoon, sa bawat nadadagdag na kaalaman sa aming buhay, mag-translate ito sa kagandahang loob, kagandahang asal, kabaitan, at kabutihan. Be glorified, O God, use your servant as your instrument, but may you be the only voice that we will hear. Cover us with the blood of Jesus, and we seek your protection from deception, from the evil one, even from our own negative feelings. Bless us, Father, lift up your name, in the name of Jesus our Lord, our Savior and Teacher. Amen. Don't attract bad things. Mahirap kumisang aminin, madalas naman hindi natin alam, na ang mga bagay na dumarating sa ating buhay, tayo rin ang nag-i-invite. That we invite whatever happens to our lives. We are not victims of life. We help create life. And we have a big, big influence in how life is lived by us. Ang mga dumarating sa ating buhay ay inaanyayahan natin consciously or unconsciously. At the very least, kung hindi man natin sinasadya, ay pinapayagan natin na mangyari o magtagal. Kaya mahalagang kilalanin kung ano nga ba ang ating inaakit para kung ayaw natin yun ay huwag nating akitin. Luke 6:43-45, Jesus speaks here, a good tree cannot produce bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. You can tell what a tree is like by the fruit it produces. You cannot pick figs or grapes from thorn bushes. Good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. Isang matagal, matanda, nakatotohanan na. Wala nang bago. Dahil alam na natin ito. Sabi ng Panginoon, ang puno nakikilala sa bunga. Kung mabuti ang puno, natural mabuti ang bunga. At kung masama ang puno, masama ang bunga. Huwag kayong padaya sa itsura ng sanga, itsura ng dahon, sa bunga nagkakakilanlan. So ano ang bunga ng buhay natin? Ano ang bunga ng ating mga pagsisikap? Kung mabuti ang pagsisikap, dapat mabuti ang bunga. Ano ang bunga ng ating mga pag-aaral, ng ating mga ginagawa? Mabuti ba o hindi ba mabuti? Ayaw ba natin o hindi natin gusto ang ganung mga bagay? Some people attract problems. Mga problema,
mga suliranin. Nagtataka pa sila kung bakit lagi silang may problema at pabalik-balik yung mga problema nila. Kaya mahalagang maintindihan natin that we attract even our problems. Some people bring trouble to themselves, to others, to God. Even when we keep on asking God to do what is against God's will. 2 Samuel 11, 3-4. Samuel happened to see her and he sent one of his servants to find out who she was. Or David happened to see her. The servant came back and told David, "Her name is Bathsheba. She is the daughter of Eliam, and she is the wife of Uriah the Hittite." David sent some messengers to bring her to his palace. She came to him, and he slept with her. A short episode in the life of David that tells us how somebody else's wife ended up in his bed. Nakita niya ang babaeng ito naliligo sa kanyang bubungan at ipinakuha ng hari dahil yung asawa sundalo na nasa duty, out of town. So ang daming problemang ibinigay ito sa buhay nilang dalawa. And who invited the problem into their lives? Sila rin. Si David ang daming naging problema dahil una, inimbita niya itong babaeng ito sa kanyang bahay na hindi naman niya asawa. Ito naman babaeng ito, nagka-problema dahil maliligo lang doon pa sa kita ng iba, sa bubungan pa. Eh, hari tuloy ang nagpakuha sa kanya, ano magagawa niya? At malay naman natin kung gusto rin nga niya. Pero nagkaroon sila ng problema, walang umimbento noon, sila din. Marami sa mga problema natin, ganun. Kung hindi man tayo ang diretsyong umimbento ng problema, yung problema ay inimbento ng somebody close to us na siyempre madadamay tayo. Some people attract betrayal. Si Samson, ang laki-laking tao, ang lakas-lakas na tao, napagtaksila ni Delilah. Samson's strength is overcome by his weakness for women who betray him. Bawat kasi bagay may katapat. So kung may lakas ka, meron kang hina. So yung kahinaan mo, binabantayan mo dapat dahil yun ang katumbas ng iyong lakas. And the strength of Samson would only be defeated by his weakness for women. Judges 14:6-7. But the Lord's Spirit took control of Samson, and with his bare hands he tore the lion apart, as though it had been a young goat. His parents didn't know what he had done, and he didn't tell them. When they got to Timnah, Samson talked to the woman, and she was sure she was the one for him. So kung gaano kalakas si Samson na kaya niyang wasakin ang buong katawan ng isang leon na parang isang batang-batang kambing pa lang, ganoon naman ang kahinaan niya pag dumating na sa usapan sa babae at napakadalas niyang na in love sa kanyang maiksing buhay. Judges 14:16-17, Samson's bride went to him and started crying in his arms. "You must really hate me," she sobbed. "If you loved me at all, you would have told me the answer to your riddle." "But I haven't even told my parents the answer," Samson replied. "Why should I tell you?" For the entire 7 days of the party, she had been whining and trying to get the answer from him. But that 7 days, she put so much pressure on Samson that he finally gave in and told her the answer. She went straight to the young men and told them. So, uso sa kanila noon, bugtungan, palaisipan. At napakahirap ng bugtong ni Samson. Kinailangan ngayong malaman ng mga kalaban niya kung ano yung sagot. Itong babaeng ito ang ginamit. Nagmunguy-nguy ang babae, nanuyo ng nanuyo, nagdabog-dabog, lahat ng tricks in the books ginamit niya. And finally, on the 7th day, nakuha niya rin yung sagot. Si Samson, na hindi kinakatakutan yung leon, nauto ng babaeng ito. Gullibility attracts betrayal. Premature and wrongly founded trusting attracts betrayal. Marami po nagtatanong sa akin sa Facebook, bakit kaya lagi na lamang po ako naloloko ng mga lalaki? Nagpapaloko ka, pamangkin. Yun lang yun. Walang ibang sagot. Huwag mong sisihin ang lola mo, huwag mong sisihin yung mga lalaki. Siyempre, lahat ng kayang lokohin niya, lolokohin, nasa iyo na kung magpapaloko ka. Huwag ka magtaka. Pag paulit-ulit ang problema, ikaw ang gumagawa nun. Masakit aminin,
Pero habang hindi yan hinaharap at inaamin, hindi mo malulutas ang problema mo. Magpapaulit-ulit. Bakit po kaya lagi na lang kaming nalulugi sa negosyo? Kahit anong simula namin, nalulugi. Look at your techniques. Look at your ways. Mapagtiwala kayo sa mga umuutang na hindi magbabayad. Mapagtiwala kayo sa mga empleyado magnanakaw. In other words, hindi pa dapat magtiwala. Nagtitiwala ka na. Nadadaya ka tuloy. Some people attract loss. Kahit anong gawin nila, lugi ang ending. Lagi silang nawawalan, natatalo, nadadaya. Some people attract misfortune or failure. To the servant who was given one talent, sa kwento ng Panginoong Jesus, mayroong servant na binigyan ng 5 talents, mayroong binigyan ng 1 talent or 5 certain unit of money, at dito sa isa, 1 unit lang, konti, nabawi pa yon. Matthew 25, 26 to 27, the master of the servant told him, "You are lazy and good for nothing. You know that I harvest what I don't plant and gather crops where I haven't scattered seed. You could have at least put my money in the bank so I could have earned interest in it." So may pinagtiwalaan ng malaking kapital at may pinagtiwalaan ng konti. Yung konti na lang ang pinagkatiwala sa kanya, wala pa nangyari, hindi pa niya naparami, hindi niya napaunlad, binawi sa kanya, and he fell out of grace. So laziness, disloyalty, complaining against your master could actually be your loss. Bakit maraming empleyado nagre-reklamo kahit na lang po saan ako pumunta, natatanggal ako. Kahit na lang saan ako pumasok, hindi ako napopromote. Ting may tanggalan, ako una sa listahan. Eh, bakit? Ano yung dala-dala mo kahit saan ka namamasukan na nangyayari yun? Bakit lagi ikaw nalulugi, natatalo? There must be something about you, something about your behavior, your style, that attracts this kind of life and lifestyle and even mga sabit sa buhay na ayaw mo. Now, there are some people who attract accidents. Pag may nahulog sa motorsiklo, siya na naman yun. Pag may bumangga na binadrive, siya na naman yung nagdadrive. Pagka merong nawalan ng cellphone, siya na naman. 5 cellphone na nawawala. Promise, mawawala ika-6. Paulit-ulit. There are really people who attract accidents. Sapta sasabihin nila, bad luck. Hindi luck yun. Hindi bad luck yun. There is something that you do that causes it. Halimbawa, ayaw mong mahulog sa bintana, huwag mong gagayahin sa Eutychus. Acts 20 verse 9. A young man by the name of Eutychus was sitting on a windowsill. While Paul was speaking, the young man got very sleepy. Finally, he went to sleep and fell 3 floors all the way down to the ground. When they picked him up, he was dead. So, nagsasermon si Paul, humaba ng humaba, inantok ang Eutychus. Saan siya nakaupo? Sa bintana. Nakatulugan niya yung sermon. O nung nakatulog siya, nalaglag. 3 floors, patay. Maganda nga gawin sa church na walang sandala ng mga upuan eh, ano? Para pag mga inaantok, maglaglagan at mabarog. Kaya lang, hindi naman mamamatay. Baka masaktan lang ng konti. Pero ito namatay. Bakit? Eh, ba't siya na naupo? Yung mga umuupo sa death seat, nakasakay kayo sa bus, front seat kayo, katabi ng driver, pag nagkaroon ng banggaan, kayo siguradong mapipipi. Because a driver will automatically save himself, whether he likes it or not, whether he thinks of it or not, iiwas yung sarili niya sa banggaan, ililiko niya yung sasakyan para iiwas ang sarili niya. Automatic yon, impulse. Sino mapipipi? Edi yung katabi niya. Yun ang mapapalagay doon. Kaya madalas yung nakaupo sa front seat, kahit sa kotse, kung nagkakaroon ng aksidente, yun ang malalaang tama. Bihirang-bihira naman kasi yung sa gilid ka tinamaan o sa likod. May mga lugar talaga, mga kapatid sa mundo, na pag doon ka lumagay, malapit ka sa disgrasya. Bibili ka ng lote, nandun sa tinutumbok ng kalsadang palusong. May nawala ng preno. Sa palagay nyo, saan paparada yung truck? E di sa bahay mo, sa loob. So pipili ka ng titirhan mo, e di sana hindi yung sinutumbok ng sasakyan na papalusong.
tinutumbok man, paaho, nandun ka sa taas, hindi ka tatamaan. Placement is important. Positioning. Ngayon, yan lang yung mga kitang-kita natin na placement. Pero sa buhay, meron din mga placement na delikado. So, dinami naman naliligaw sa'yo. Ang papakasalan mo pa halimbawa, yung wanted. O di pag nagbarilan eh, talaga maladalas na tamatamaan ka niyan. Ang magugustuhan mo, yung tamad. E di pa may naghirap, kasama ka doon. Saan ka lumalagay? May nag-aaway-aaway, kanino ka kumakampi? Dapat nga, hindi ka sumali. Pero kung kakampi ka pa doon sa obvious na matatalo, edi talo ka. Kaya mga bayani, di ba, namamatay? Na magiging bayani lang naman sila, one generation later eh. Pero during their time, namamatay sila kasi ang kakampi nila na cause, yung mahina. Well, walang bumipigil sa inyo kung gusto nyo maging bayani. Pero tiyakin nyo lang na kung kakampi kayo sa isang cause na anti those who are powerful, get ready to get hurt. Because you are positioning yourself. Nahuhulog ang loob mo sa lalaking may asawa. Anong buhay ang binubuo mo para sa sarili mo later kung talaga nagkahulog-hulog na di mo na madampot ang loob mong nalaglag? Anong buhay ang magiging buhay mo? Nasa pagpupwesto mo yan eh. Tapos dasal ka ng dasal sa Diyos na hanguin ka sa hirap, eh ikaw ang lumagay dyan. Kaya mahalaga mga kapatid, tinitingnan natin, what do we attract? Some people attract rudeness, bad behavior. Halimbawa, yung mga wise men na dumalaw sa Panginoon nung siya ipinanganak, nag-courtesy call mo na kay Herod, they were courteous to him, but Herod attracted rudeness on the part of the wise men. Matthew 2, 7 to 8, and 12. Herod secretly called in the wise men and asked them when they had seen the star. He told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child. As soon as you find him, let me know. I want to go and worship him too." Siyempre, bola yon. Gusto niyang patayin yung bata. Later, they were warned in a dream not to return to Herod and they went back home by another road. So itong mandaraya na to na si Herod, o anong nga pala niya, nasnab siya, hindi siya binalikan, hindi na nag-courtesy uli sa kanya yung mga tao, umalis na lang ng palihim. Kasi his behavior attracted that kind of evasive reaction. There are some people who attract exploitation and abuse. Sa pagpupwesto mo lang sa iyong buhay, sa pakikitungo mo sa kapwa, minsan inilalagay mo sa sarili mo na pwede kang maabuso, pwede kang ma-blackmail, pwede kang mapagsamantalahan. Halimbawa, si Sarai, wife ni Abraham, hindi sila magkaanak. So naisip niya, sabihin sa asawa niyang lalaking si Abraham, anak ka niyong katulong nila na si Hagar. Hindi ka magkaanak. Tapos isusuong mo yung isang babaeng katulong mo para anak ka ng asawa mo. Pag nagkaanak yon, anong palagay mo magiging lugar mo? At yun nga ang nangyari, Genesis 16, 1-4. Abram's wife Sarai had not been able to have any children. But she owned a young Egyptian slave woman named Hagar. And Sarai said to Abram, "The Lord has not given me any children. Sleep with my slave, and if she has a child, it will be mine." Abram agreed, and Sarai gave him Hagar to be his wife. This happened after Abram had lived in the land of Canaan for 10 years. Later, when Hagar knew she was going to have a baby, she became proud and was hateful to Sarai. Yumabang yung katulong dahil siya na ngayon yung nagdadalang tao, daladala niya sa sinapupunan niya ang anak nung among lalaki. So ngayon, hindi na siya nagpatsimay-tsimay na lang sa dati niyang amo, mataas na rin ang kanyang pride, at nilalabanan na niya. Bakit? She was empowered by Sarai. Do you empower people to be able to abuse you later? Because you think malalamangan mo siya, magagamit mo siya, ma-exploit mo siya, at the end of the day, ikaw pala yung pwedeng malugi. Dapat pag mayroon tayong pinaplano, layuan niyo yung pananaw, saan patungo yun? Anong gagawin nun sa inyo? Anong gagawin nun sa mga tao nasa paligid nyo? Some people attract that kind of reaction. Yung naaabuso sila. Yung sobra kang napaka-polite, kahit ang kaharap mo parang halimaw, ang gagawin nun, siyempre, aapihin ka.
hindi ka nagre-reklamo, kahit pwede ka nang magreklamo at dapat ka nang magreklamo, syempre dadagdagan pa nila yung mga pag-aabuso sa iyo. You attract that. Kaya pag pinag-uusapan natin, lagi po akong naaapi, eh nagpapaapi ka, yun lang yun. Pwede ka naman hindi pumayag eh. Water follows the path of least resistance. Yung tubig, doon dumadaan sa pinakamadaling daanan. Kung mataas ka, hindi ka niya aakyatin. Kung matigas ka, liliko na lang siya. Pero kung ang lambot-lambot mo, tutunawin ka niya at dadaanan ka niya, ganon din ang mga tao. When you don't resist anybody, people will abuse you. Kaya may mga nang aapi kasi may nagpapaapi. May nang kakawawa kasi merong nagpapakawawa. Nasa'yo rin yun. Kung itutugon mo lang sa pang-api sa'yo'y iyak, lalong lumalakas ang loob ng nang-aapi ha, pag nakakakita ng luha. Because it makes them feel powerful. So merong pinagpapakitaan ng luha, yung mga mabababa rin ang loob at mababait din, nababagbagan loob. Pero pag ang pinakitaan mo ng luha, isang matigas ang loob, lalong lalakas. Lalo kang kakawawain. So, pipili ka. Kanino ka nagpapakita ng soft side mo at ng hard side mo rin. Some people attract rebuke. Singit ng singit, sabat ng sabat sa usapan, hindi naman alam ang topic, hindi naman siya expert, magsasalita. Napapahiya tuloy. Nakakatanggap ng pagtutuwid. Kung minsan may kasama pang parusa, halimbawa si Pedro. Mark 8:31-33, Jesus began telling his disciples what would happen to him. He said, "The nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the law of Moses will make the Son of Man suffer terribly. He will be rejected and killed. But 3 days later, he will rise to life." Then Jesus explained clearly what he meant. Peter took Jesus aside and told him to stop talking like that. But when Jesus turned and saw the disciples, he corrected Peter. He said to him, "Satan, get away from me. You are thinking like everyone else and not like God." Kapedrong-pedrong tao mo, natawag kang Satan. Kasi nagsasalita ng hindi nag-iisip. O nag-iisip man, hindi naman niya pinag-isipan kung ano yung pinanggagalingan ng kanyang kausap. Yung pinanggagalingan lang niya, ang inintindi niya, at akala niya tamang-tama na siya. Mali. Gano'ng karaming beses po tayong nahihiya, napapahiya, nasasopla, kasi pasok tayo ng pasok sa usapang di naman natin naintindihan. So we attract it. What makes people attract bad things? Tulad sa mga nakita natin mga halimbawa, it is possible that we attract negative and bad things because of self-promotion. Nagmamagaling. Nagmamataas, nagmamalaki. Luke 18:11-12, the Pharisee stood over by himself and prayed, "God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and unfaithful in marriage like other people. And I am really glad that I am not like the tax collector over there. I go without eating for 2 days a week, and I give you 1/10 of all I earn." But actually, this man was rebuked. Sa inyo, salamat na lang po at mas banal ako kaysa dito sa kabilang taong katabi kong nagdarasal din. Self-promotion. When you always self-promote, you will soon be rebuked. You will soon be corrected. You will be cut down to pieces. Mas mabuti na, na ikaw ay nagpapakumbaba at itinataas ka sa dapat mong kalagyan kaysa nagmamataas ka at ibinababa ka dahil hindi ka bagay doon sa lugar na pinipilit mong puntahan. Pupunta ka sa isang handaan, upo ka agad sa presidential table. Tapos tatawagin ka ng usher, ililipat ka sa likod, sa malayo, yung pala, doon ka dapat. Eh kung talagang bagay ka naman sa presidential table, kahit maupo ka sa labas, hihilahin ka pa nila, papasok para mapalagay ka sa presidential table. Hindi mo dapat ina-appoint yung sarili mo, hayaan mo sila. Kung ayaw mong mag-attract ng negative attention, para hindi ka na ay tatama, para hindi ka iwasan, pag lagi kang presko, pagka lagi kang mapang-abuso, pag may kinakausap ka, ang tagal-tagal, ang haba-haba, mamaya iiwasan ka na.
tas magtataka ka, ba't kayo iniiwasan? Alam nga namang attractive ka, tas iwasan ka. Siyempre, meron tayong repulsive behavior. What makes people very attractive to such things? Because of their gullibility. Trusting too much, too soon. Mabuting nagtitiwala, pero degrees, levels, antas-antas ng pagtitiwala depende sa na ipapakita noong gusto nating pagtiwalaan na worthiness niya para pagtiwalaan. Katulad ni Samson, yung ba namang lihim niya na Diyos ang nagbigay, binisto-bisto niya kay Delilah. Yung babae yung pinag-usapan natin kanina, hindi si Delilah. Si Delilah was the next woman that was able to trick Samson. Alam natin na si Samson ay binigyan ng Diyos ng misyon. Magiging bayani siya ng kanyang lahi para lumaban sa mga kapitbahay nila na sila ay sinakop. At kung ano man yun, ang lakas niya nasa kanyang mahabang buhok. Hindi siya dapat magpagupit ng buhok. He was a Nazirite. Isa yun vow. Pagka ang bata nasa sinapupunan pa ng ina at sinabi ng Diyos na ito, instrumento ko itong lalaking batang ipapanganak na to, hindi siya ginugupitan ng buhok, mahaba yung buhok niya. Hindi siya umiinom ng alak, hindi siya gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga makamundong tao dahil meron siyang mahalagang misyon. Si Samson, ganun. Si Delilah ngayon ay ginamit ng kanyang bayan na paibig niya itong si Samson. Ang misyon niya, malaman ko ano ang lihim ng lakas ni Samson. Dahil si Samson kayang-kayang talunin kahit ang dami-daming kalaban. Judges 16:15-17. Samson, Delilah said, "You claim to love me, but you don't mean it. You made me look like a fool 3 times now, and you still haven't told me why you are so strong." Delilah started nagging and pestering him day after day until he couldn't stand it any longer. Finally, Samson told her the truth. "I have belonged to God ever since I was born, so my hair has never been cut. If it were ever cut off, my strength would leave me and I would be as weak as anyone else." Ito na naman yung babaeng nanuyo, kumurap-kurap. Alam mo mga kukurap-kurap na dahan-dahan, kurap na gano'n. Mapanganib yung mga kurap-kurap na yan, ha? Yung mga pakyot-pakyot, pakoyakoy-yakoy. Nakukuha ang gusto. O kaya dadaanin ka sa Dabog, outside ako lambuka. Basta at the end of the day, talo si lalaki. So naibigay niya ang lihim. Alam niyo ang nangyari. Pinutol ni Delilah ang buhok habang natutulog ang lalaki. At nung sumugod ang mga lalaking galing sa bayan ni Delilah, natalo nila si Samson. And Samson died a very tragic death. A hero's death, a martyr's death, but still tragic. Dahil ibinigay niya yung lihim sa hindi niya dapat bigyan. Samson gave in to Delilah. Samson gave in to his emotions. Siguro na mahal na rin niya itong babae o kaya talagang pikon na siya sa kakukulit ng babae, matigil na lang. Nabigay tuloy yung lihim. He invited that kind of disaster when he first entertained having a relationship with this foreigner because Delilah belonged to the enemy. Hindi naman siya kababayan at pinagbabawal ng Diyos yung ganun mga uri ng relasyon, pero pinagpilitan pa rin ni Samson. He invited disaster. What makes people attract bad things? Ingratitude. A servant who does not put to good use what is given to him will be taken out of the house of his master. Pagka ikaw ay ginagawa ng mabuti ng Diyos, ng kapwa mo, hindi ka marunong magpahalaga, hindi ka marunong tumaro ng utang na loob, babawiin at babawiin yan. Matthew 25:29-30. Everyone who has something will be given more, and there will be more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. You are a worthless servant, and you will be thrown out into the dark where people will cry and grit their teeth in pain. Ito na yung same servant na pinag-uusapan natin. Binibigyan siya ng pagkakataon, pinagtitiwalaan siya, wala siyang ginawa, tamad siya, hindi niya
Nasatisfy yung amo niya sa hina-expect sa kanya, so parusa ang kanyang inabot. Gano'ng karami ang nagtitiwala sa atin na binibigo natin? Gano'ng karami ang pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng kapwa na hindi natin pinapahalagahan, binabaliwala natin? So, yun ang tinatawag na pera na, naging bato pa. Chance na lumipad pa kasi hindi minahal. Alam nyo kasi yung opportunity, mailap, maramdamin. Oras na hindi mo siya pinahalagahan, agad-agad siyang lumilipad palayo mula sa'yo. What makes people attract bad things? Recklessness. Pagka ikaw ay pabaya, burara, hindi ka maingat, nag-iintay ang problemang darating sa iyong buhay. Nakita niyo yung mga nagkakandila, natumba si kandila, nasunog ang bahay at buong barangay. Eh kung nagkandila ka ba naman, inilagay mo sa konting palanggan ang may tubig. O di pag natumba yon, patay ang apoy agad. Simpleng-simpleng pag-iingat. Maglalagay ka ng plancha sa hagdan, eh kung natapakan mo, eh di nahulog ka. Ang daming ganun nahuhulog dahil kung ano-ano yung laman ng hagdan nila. Ginagawang kabinet ang hagdan. Mga plantsyang hindi nabubunot, aalis sila ng bahay, nag-init, pumutok. Mga gas range na walang guard yung lalagyan ng tangke ng gas. Mga hindi pag-iingat. Mga lock na hindi umaandar, napapasukan ng masamang tao ang kanilang bahay. Mga umaalis ng magmamaneho, hindi chinecheck ang sasakyan. Diba sabi nila, bago ka umalis, kailangan i-check mo yung blow bag. Brakes, light, oil, gas, di ba? Battery. Tanong pa yung G, may dalawa pang kasunod dyan. Di ba? Dapat chinecheck mo yung sasakyan mo. Ngayon, kung ikaw eh, meron akong kilalang tao, sasakay lang siya ng jeepney, tinitingnan niya muna yung mga gulong ng jeepney kung kalbo na. Siyempre, kung wala nang thread yung jeepney, masyadong kalbong-kalbo na yung gulong, chances are baka sumabog yung gulong. Kamakailan lang, may nabalitaan tayo, sumabog yung gulong, nahulog sa bangin yung sasakyan, ang dami na matay. So, mag-iingat ka. Kung hindi man sa kapabayaan mo, kapabayaan ng kapwa, huwag mo ilagay yung buhay mo sa kanilang mga kamay. Proverbs 14:17, fools have quick tempers, and no one likes you if you can't be trusted. So, a quick temper, that is recklessness. Yung andali mo magalit, andali mo makipag-away, eh paano kung mainit din ang ulo na nakaaway mo at may baril siya, o may laseta, o may blade? Napapahama ka. Hindi yan basta ginaganon-ganon lang. Hindi mo hawak ang kalooban ng iyong kapwa na akala mo laging makakaya mo siya. Esther 3:5, Haman was furious to learn that Mordecai refused to kneel down and honor him. And you know, this Haman planned a very complex plot para makipaghiganti siya kay Mordecai. Pero kabaligtaran ang nangyari, siya ang nabitay. He paid with his dear life for his recklessness in choosing his enemy. Alam nyo, you should choose your enemies. Una, dapat wala kang enemy. Pero let's say na hindi mo kaya yon at may enemy ka, don't choose an enemy that you cannot defeat. Huwag kang emosyonal. Pag matatalo ka rin lang, huwag ka naglumaban. Ba't ka lalaban ang hindi ka mananalo? Kaya akala ng iba, si Jose Rizal was anti-revolution at ayaw ng kalayaan galing sa Spain. Pero pag binasa mo yung manifesto niya nung nakakulong siya sa Fort Santiago at sumulat siya ng manifesto that the Spaniards think was condemning the revolution, it was not true. Sabi ni Rizal, walang kwenta ang himagsikang hindi maipagwawagi. So, ibig sabihin, mananalo ba kayo? May armas ba kayo? Trained ba kayo? Kasi kung hindi, wag muna. Mamatay lang kayo niyan. Tell me, mga kapatid, bakit ka lalaban sa kaaway mo, natalo ka? Dapat, pag lumaban ka, panalo ka. Kung hindi ka mananalo, huwag kang lumaban. That's recklessness. You should take risks, but calculated risks. People invite recklessness, and people are reckless, that's why they invite disaster. Judges 11, 10 to 31, and 34. He promised the Lord, if you let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. Tingnan niyo itong magaling na lalaking ito.
Humingi sa Diyos ang tagumpay laban sa mga kalaban at pag daw siya ay nanalo at nakauwi ng buhay, sino man ang unang sumalubong sa kanya ay papatayin niya, iaalay niya sa Diyos. Kasi ang mga bahay nung araw, mga kapatid, ang silong, doon nakatira yung mga hayop. So pag yung amo ng bahay dumarating malayo pa lang, nag-uuna-unahan yung mga hayop sa pagsalubong, mga kambing, mga tupa, sinasalubong nila yung may-ari ng bahay. Eh itong lalaking ito na nangako sa Diyos, sino man daw ang maunang sumalubong eh, kanyang kakatayin. Eh ang naunang sumalubong ang kaisa-isa niyang anak na babae. Kinatay niya yon, kawawang bata. Dahil sa isang reckless promise made by this man. Bakit ka mangangako ng ganun eh? Hindi mo alam kung sino yung unang lalabas. Makakala niya yung asawa niya unang lalabas, no? Kaya siya nangako. Eh yung anak ang unang lumabas. Eh syempre, hindi niya masira-sira yung pangako niya. Eh ano ba naman sabi mo sa Diyos? Ay Diyos, nagkamali po ako, sorry. Parusahan niyo na lang ako kung dapat, pero huwag na lang po natin ituloy yung usapan. Pwede ka naman umatras. Pwede naman, madali naman kausapan Diyos. Mabait ang Diyos. Pero napatay yung batang yun, kawawa naman, because of a reckless father. How many lives of children are destroyed because their parents make reckless decisions? Hindi tama ang ginagawa at iniisip na papahamak ang mga bata. When Japheth returned to his home in Mizpah, the first one to meet him was his daughter. She was playing a tambourine and dancing to celebrate his victory, and she was his only child. Inosenteng bata na pahamak dahil sa pabayang ama. Padalos-dalos, hindi iniisip ang ginagawa o ipinapangako. Meron pa mga magulang na buntis pa lang, ipinapangako na, sige, yung anak ko, papakasalan yung anak mo, ha? Yung hindi nila kasali sa usapan yung mga bata, tapos yung mga bata ang napapahamak doon sa mga ginagawa ng magulang nila ng mga pangako. So mahalaga, nag-iingat tayo. Alam nyo, itong batang to, itong dalagita, pumunta sa mga kaibigan niyang babae, nanangis ng nanangis doon. Inisa-isa niyang puntahan, nag-iyakan sila ng nag-iyakan for a life that she would no longer be able to live. And then, she was sacrificed. Innocent people are sacrificed when we make reckless decisions and when we are reckless in our deeds. What makes people attract such things, negative things? Lack of self-respect. When you don't respect yourself, people won't respect you. It is as simple as that. You want people to respect you? Respect yourself. Have dignity. Do not covet what you do not have, and people will respect you. What else makes people attract negative things? Weakness, as we have seen. It could be a physical weakness, but more than that, emotional and spiritual weakness attract trouble. Malaki ang problema ng hindi nagpapakatatag. Ecclesiastes 4:1. I looked again and saw people being mistreated everywhere on earth. They were crying, but no one was there to offer comfort, and those who mistreated them were powerful. You see, being weak attracts aggression. Kahit sa international politics, pag mahina ka na bansa, pinipitik-pitik ka. Binabatok-batukan ka ng mga kalaban mo kasi kaya nila. Dapat malakas ka. Kung wala ka mang balak na mang api, dapat malakas ka pa rin para hindi ka apihin. At kung gusto mo, ang lakas-lakas mo, maipagtanggol mo ang mga naaapi. Pero hindi virtue to be weak. You have to be strong. Not only physically and financially, but you've got to be strong-willed. Dapat buo ang loob. Matining ang loob. Para hindi ka inaapi-api ng kapwa. What makes people do bad things? Lack of discernment. Kakulangan ng pag-iisip, pakikiramdam, ano bang tama, anong mali. Proverbs 10:13, if you have good sense, it will show when you speak. But if you are stupid, you will be bitten with a stick. So ang kamangmangan, ang kahangalan ay napaparusahan. Kailangan ng tao nagpapakatalino. Being bad, being on the wrong and bad side, attracts bad things. Pag may mga kilala kayo nag-aaway-away, don't take sides. And in fact, if you have to take sides, isipin mo, mapapahamak ba ako sa side na ito?
Tama ba ito o mali? Talo ba ito o panalo? You can be neutral. It's always best. Pero huwag laging sali ng sali sa mga gulo. Like things attract when it comes to this issue. So how can this be prevented? Paano natin maiwasan, mga kapatid, na akitin ang mga di magagandang bagay? 1 Thessalonians 4:11-12, try your best to live quietly, to mind your own business, and to work hard just as we taught you to do. Then you will be respected by people who are not followers of the Lord, and you won't have to depend on anyone. Don't attract bad things. Live quietly. Live peacefully. Mind your own business. Gano'ng karaming gulo ang napapasok natin na hindi naman talaga natin gulo, na damay lang tayo dahil lumalahok tayo, sumasali, nakikisangkot sa hindi naman dapat. Attract good things by being self-reliant. Pag masipag ka, you work well, you work smart, you will attract good things in life. It is the rule of life. Proverbs 2:12, wisdom will protect you from evil schemes and from those liars. So again, pabalik-balik ang turo sa atin ng Bible, be wise. Don't be foolish. Foolishness attract poverty. Foolishness attract danger. Foolishness attract trouble and pain and sorrow. Be wise. Proverbs 4:5-6, be wise and learn good sense. Remember my teachings and do what I say. If you love wisdom and don't reject her, she will watch over you. Magpakatalino. Kung pabalik-balik po ang mga negative things happening in our lives, hindi yun malas. Yun ay manufactured by you. Whether you know it or not. Whether you agree or not. Hindi ka nilikha ng Diyos para ipaapi sa mga elements. Binigyan tayo ng will. Binigyan tayo ng kakayahan na piliin ang landas ating tatahakin. Most of the time, it is you who cause your own trouble. Or at least others cause it and you allow it to bother you. Or you are so close to people who create troubles that you cannot avoid na madamay. In that case, konting distansya, lumayo-layo ka. Pagka ang isang tao ay alam mong masasagasaan ng truck at siya ang nagpapasagasa mismo, ba't ka naman makikipag-holding hands? Hindi nasagasaan ka rin. Be wise. Know what you don't like. Know who you don't like. And don't attract them into your life. Don't invite them. Meron tayong kakayanan. Even the devil cannot force us. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. The devil, ha? Very powerful. But resist the devil and he will flee. Kung ang demonyo, pag tinanggihan mo, hindi makakapagpilit, tao pa kaya? So nasa sayo na yan, kung napipilit ka, kasi pumapayag ka. Aming Diyos, turuan niyo nga po kami. Nakilalanin ang mga pananagutan namin sa mga hindi magagandang nangyayari sa aming buhay. Lalo ko ito'y paulit-ulit, nakakadamit, nakakasakit. Turuan niyo kami magsuri sa aming paraan ng pag-iisip, pagsasalita, pagkilos, pamumuhay, kung ano ang elemento ng buhay namin na nag-a-attract sa mga problema, sa mga kalugihan, sa mga sakit sa buhay. Give us your wisdom so that we may be delivered from these negative things because you want us to have a full life, happy, meaningful life. Hindi nyo kami nilikha para parusahan. Bigyan nyo kami, Panginoon, ngayon ng pagkakilala sa aming mga pagkukulang na aming kapwa. Maremedyohan ito, masolusyonan, maiwasan para yung buhay namin will be full. As the Lord says in John 10:10, I came that you might have life and have it to the full, have it in abundance. Teach us what it is about our ways that can make that happen. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang ating pamumuhay. Ganon din ang paraan ng pamumuhay ng mga taong malapit sa atin kung tayo nadadamay sa kanila. At iayos natin because God wants you well. God wants you prosperous. God wants you happy. Don't use your free will to attract trouble.
be alone with the Lord in silence, reflect, learn, thank God for the wisdom that you already have, and enjoy. But ask God to give you more wisdom to understand why things happen, especially the things you don't like. Lord, teach us, guide us, so we can get out of trouble and we can live full, meaningful, happy lives. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph. Sa magnet, opposite poles attract. So yung North Pole na-attract yung sa South Pole, pero sa mga tao o sa ugali ng tao, yung kabaligtaran ang totoo doon. Yung like poles attract.
Bad things attract badness. Good things attract goodness. Kaya ang tanong natin sa buhay natin, what do you attract? Ano po ba ang namamagnet natin sa buhay natin? Ano yung naaakit natin na dumating sa ating buhay? At yan ang pamagatang pag-aaral natin ngayon, don't attract bad things. Huwag mang-akit ng mga bagay na masasama at hindi makabubuti sa iyong buhay. Salamat po Diyos sa another day of life.